Ayan guys, shout out sa iyo lahat dyan at kumusta? Ayan, pasensya na kayo kasi wala akong, mahina talaga yung globe ngayon. Dalawa na, may router o isa. Tapos itong sa cellphone ko, meron din load. Wala, ang bagal. Eh, globe ang gamit ko. So, pasensya na kayo guys ha, kung hindi man lang ako, hindi, wala talaga akong manggawa. umikot na siya. So, ito ginawa ko na lang, 10 minutes lang to, hindi ako nagla-live, no? Mamaya siguro pagka umayos na yung signal. So, hahabol ako mamaya if ever man. So, ganito guys. Kagabi kasi, gusto kong umakyat ako madaling araw. Kanina madaling araw. Gusto ko talaga umakyat kanina. Kasi andun si Ma'am Elsie Tikson. So, napakaganda kasi kagabi sana na magkasama kami ni Ma'am Elsie sa taas para malaman ng lahat. Kasi si Ma'am Elsie talaga dati, siya din yung napaka masigasig, no? Na nagko-comment na sa comment section talaga. Ay, nagsasalita talaga siya. No? Laban dito sa mga, itong mga pangyayari. Nung panahon na siya ay, nung siya ay nasa stage pa na nahi-hypnotize. Okay? So, aaminin mo natin o hindi, lahat tayo na-hypnotize talaga sa gawain nila ni Norman Mangusin. So, iyon. Inilabas ni Ma'am Elsie Tikson yung nararamdaman niya kagabi. Talagang hindi niya napigilan yung sarili niya at nagsalita na siya talaga, no? Kasi isa yata si Ma'am Elsie Tikson na nagbigay ng tulong para doon kay Attorney Rapatan. Yung ginawa ni David Ilaga na nang hihingi siya ng tulong para magkaroon ng abogado, no, na sa part nila ni Nanang Remedios at nila Jam Mangusin. Na pamilya ni Norman Mangusin. Kasi nga hindi nga makakapasok-pasok doon dahil sa ginawa nga ni Mary Ann at ni Yama at ni Johnny Vestido noon na hindi siya makakapasok doon o gawain talaga yun ni Norman Mangusin para walang pamilya magpapakita doon dahil nga nagdi-disguise siya na isa siyang anak ng mga Marcos, right? So, iniisip niya kasi na baka makakasira yun sa mga plano niya kung makakapasok sila nanang at saka si Tatay Gilbert doon at ng pamilya niya. So, ayaw niyang madidistract yun, no? Kasi nga, mapuprovok lahat ng mga balak niya sa buhay niya, kaya ganoon. So, nagsasucceed si Norman Mangusin that time, no? So, to the point na lahat ng mga nadikitan niya at dumikit sa kanya ay talagang ginamit niya. So si Ma'am Elsie Tikson na rin ang naglaglag at nagsabi at naglabas na si Juni Vestido ay isa rin na biktima niya na. Yes! Totoo yun. Ganon si Norman Mangusin, yung doktor nga na biktima niya, namatay pa yung doktor. Nasira pa yung pagiging doktor na isang doktor. Yan yung doktor na yon na nagiging kasampagat niya nang gumawa sila ng birth certificate sa Baguio. So ngayon, nasira talaga si Juni Vestido. So sa part ni Juni Vestido kasi, hindi ko sasabihin na, wow, karma sa'yo yan. No, hindi. Lahat naman tayo eh. Lahat tayo. So isa si Vestido na na-hypnotize niya nang dahil gawayan ni Yama. Si Vestido kasi si Yama ay magkaibigan at si Vestido yun, sa pagkakaalam ko, si Vestido, sinabi yan ni Yama na si Vestido ang friend yang naging abogado niya. So, ayun. Ngayon, kung inutangan man o nautangan man o nabiktima ni Norman Mangusin si Johnny Vestido, yan ang nararapat na malalaman din niya at the end of the day na siya'y ginagamit lang. Nasira na yung relasyon nilang mag-asawa ni Vestido dahil may asawa si Vestido eh. Nasira yung pagkatao ni Vestido at sana hindi matatanggalan siya ng lisensya dahil dito. Dahil nga may mga nilalabas si Yaman ng mga conversation nila na inuutusan niya yung kliyente niya na sige, tapunan natin ng patay na aso, patay na pusa yan para matakot yung biktima. Totoo talaga na may biktima si Norman Mangusin sa human trafficking. Okay? So yung mga nangyayari before, totoo yun na kasiraan lang ang ginagawa ni Norman Mangusin sa atin, sa ating lahat, sa mga pangyayari. So, yung tungkol naman sa pera, talaga promise. Maraming
naawa sa kanya. Maraming gustong ipagpatuloy ang mayaman challenge niya. Maraming gustong tulungan siya para makapag-bailout. Gustong tulungan ng dahil sa financial niya. Pero part yun ang pambubudol niya. So ngayon nga, tuwang-tuwa ako nung sinabi sa akin na huwag kong tulungan at huwag akong mangampanya dahil si Norman Mangusin lang din ang maupo. At siya yung marirecognize as senador if ever man na siya manalo. Actually, wala naman din yun. Hindi talaga siya mananalo. Pero kasi bako palayo, no? Na siya manalo, oh my God. Diba? Parang tinutulungan na rin natin siya para magtuloy-tuloy yung kasamaan niya. Dahil ang sabi nga dito, magkakaroon siya ng tawag nun, if ever man na manalo siya, pwede siyang makalabas. Actually, di talaga siya makakalabas. Dahil once ang kaso niya, bilang siya si Norman Mangusin, no, at yung kaso niya talaga ay napaka mabigat. Non-bailable, okay? Hindi siya pwedeng mag-bail doon sa kaso niya na yun. Katulad ni Laila De Lima. Bakit si Laila De Lima, di ba? Ano si Laila De Lima? DOJ. Dating DOJ. Senador. Sino ba siya? Kilala siya. Pero, bakit di siya makalabas-labas? Dahil non-bailable ang mga kaso niya. Pwede pa rin siyang tumakbo. Why? Sa kadahilanan na hindi pa siya convicted. The same lang din yan ng pattern ni Norman Mangusin. Na si Norman Mangusin, pwede pa rin siyang tumakbo at may karapatan siyang tumakbo dahil hindi pa siya convict. Pero non-bailable ang kaso niya to the point na hindi talaga siya makakalabas ng kulungan dahil wala siyang pansamantalang kalayaan. Yun yun. Pero sa kasamaan niya, marami talagang naguguyo niya. Maraming gumastos sa kanya. Sana at the end, hayaan niya na yung bumalik sa kanya ng mga buong-buang na andoon pa rin, na bumalik doon at kinakampihan siya. Sa alam niyo naman kung paano niya binanata, no? Alam niyo yun. Alam niyo kung sino yung ibig kong sabihin at tinutukoy ko. Dahil wala talaga silang hanap buhay kundi ito lang. Wala silang ibang inaasahan kundi ito lang. Kaya kung saan yung magkakapera sila, doon sila. Alam niyo yun. So, kayong mga naandyan sa lugar ni Yama at ni Dong Batalan at sa grupo nila ni Norman Mangusin at Jam Antonio Mangusin na magkapatid na pariho ang mga iniisip at plano sa buhay at point of view ang manloko ng tao. Alam nyo, sa gusto ko talaga na sana no, magkausap kami at magkasama kami ni Ma'am Tikson. Gusto ko umakyat mamayang gabi. If ever man na magkaabot kami dalawa, sana mapupunta na naman si Ma'am Elsie doon. At kami ay magkukwentuhan kasama sa Ate Victoria dahil ako sa Ate Victoria at si Ma'am Elsie Tikson ay marami talagang alam noong mga panahon na yon. Isa na ako. Kaya ako nga yung pinakauna-unang umalis sa kadahilanan na nung malaman ko at ako mismo rin nagtatanong-tanong, hindi lang ha, hindi ko nakausap si Vestido, pero dalawang abogado nakausap ko. So, ngayon, lahat ng mga abogado na yon talaga'y ginamit niya. Okay? Probuni na nga siya kay Atty. Espiho, di ba? Pero, pinagtutulungan pa nila sa Atty. Espiho para matanggal, para si Johnny Vestido ang magiging lead counsel. Sinira naman nila ni Yama at ni... sinira nila ni Chua at ni Mirian para matanggal si Atty. Espiho at dumagdag din si David Ilagan. Sa utos din ni Norman Mangusin dahil nga, hindi naman makakapunta doon si Vestido kung si Atty. Espiho yung lead counsel niya. So hindi niya mahihima si Atty. Johnny. Ganun lang yun guys. Kasimple. Di ba? Kaya kinampihan ko talaga si Atty. Espiho, kaya nagkaanuhan kaming dalawa ni Mary Ann dati. So ngayon, hindi nakapasok si Rapatan dahil alam nila na criminal lawyer si Rapatan at mauungkat talaga ni Rapatan lahat ng mga kabaw-bawuan ni Norman Mangusin. Yun yung simple dun na analysis. Kaya hindi nila pinapapasok si Rapatan. So guys,
good luck sa lahat ng mga nandun sa Red Mansion.